Hi guys! Welcome back to my channel. So, meron kasi yung nagtatanong kung paano ko daw ginagawa or ina-edit yung packaging label sa ating Ralph Magnet. So, ito po, magagawa po ako ng quick video kung paano ko po siya ginagawa. And yes, sa my phone lang po ako nag-edit using Canva. Ayan. Tapos, saka ko na lang po siya inililipat sa my laptop kapag ipiprint na po. Kasi, inililayout ko po siya sa my publisher. And kung wala naman po kayong publisher, pwede naman po yung Microsoft Office Word. Ayan. So, ito na nga po. Dahil quick tutorial lang to. So, nag-login ako dito sa aking Canva. And then, dito ako sa my ito yung plus sign. So, gagawa ako niyan. Ang sizing po na ginagawa ko is by inches. And then, yung width niya is dahil ATM size po na OPP plastic yung ginagamit ko. So, doon ko po ibe-based yung kanyang width. So, 2.26 inches po yung size nun. And then, yung sa height, depende po sa inyo kung gaano kalapad po yung gagawin niyo. Pero, usually, yung ginagawa ko is 1.50. Ayan. Pwede na yan. And then, create design. So, depende naman po sa inyo kung anong design or kung ano po yung team nung ginagawa ninyo. So, let's say, ang gagawin ko po is ito dahil meron akong recent ano dito. Itong princess or Snow White. Ayan. Kasi meron akong recent design na ginagawa. Ayan. So, lalagay ko lang dyan. And then, lalagyan ko lang ng kulay. Ayan, gagawin ko lang siyang light. Ayan, tapos, meron akong prints dito. Ayan, kung ano yung nasa recent kong ano. So, ganyan lang. Tapos, up to you kung ilalagay nyo ba is thank you for coming. But usually, nilalagay ko po is I'm a Ralph Magnet. Put me on your fridge. Ayan. Put me on your fridge. Ayan po. Tapos, syempre, ikaw na maglalagay sa kung anong gusto mong font design or font sa font style. Ayan. So, halimbawa, ito yung gagamitin ko. Sample lang naman yan. Bahala na kayo. And then, dahil baligtaran nga po yun, lalagyan ko naman siya doon sa may kabilang side or sa top side ng aking shop name. Craft Studio by Tina Printing Services. Ayan. And then, lalagyan ko rin siya ng font style, syempre. So, dahil nga baligtaran, dapat naka-rotate to. Ayan, i-rotate nyo lang siya. And, up to you kung ano pang ilalagay nyo dyan. Minsan, nilalagyan ko siya ng logo ng Facebook, ng YouTube, ng TikTok, ganun. Kasi yun yung aking mga social media accounts. Ayan. So, ayan lang. After nyan, isa-save na po natin. Da-download ko siya. Ayan. So, after ma-save, halimbawa, nasa laptop na po ako, maglalagin ako sa may, i-open ko yung Microsoft Office Word or Publisher. Kunwari, ito na lang po yung ano ha. So, A4 size po iyon. Ayan, dahil hindi ako marunong mag-screen record sa laptop. Ayan. So, halimbawa, ito na po yung design. Ayan. Halimbawa, yun yung pinaka-size niya. So, pagkakasyahin na lang natin siya sa may A4 size. So, halimbawa, ayan yung A4 size. And then, kailangan masunod nyo pa rin po yung size na ginawa natin. Ha? Or yung ginawa ko. Halimbawa is
2.26 inches by 1.50 pa rin po yan. So, ikakopy ko lang yan na ikakopy. Ayan, kakopy ko lang siya ng ikakopy hanggang sa dumami na siya. Ayan. Hanggang mapuno nyo na yung A4 size. Ayan, depende po sa inyo. So, ayan. Hanggang mapuno nyo na siya. Ayan po. Same lang din. Basta mapuno lang natin yung A4 size. Or, depende kung ilan yung gagawin ninyong ref magnet na kailangan lagyan ng label. So, ayan na po yung ating A4 size. And then, print na. Ganun lang po kadali. So, ito po ulitin ko yung paggawa po natin ng packaging label. Is depende po yan sa may gagamitin yung OPP plastic or plastic. So, dahil 80M size po yung gamit ko, ganito po yung size niya. Ayan. So, ginawa ko po is 2.26 by 1.50. So, halimbawa, ito na po yung ready na na-print. Ayan. Buti may naka-ready na ako. Di na ako magpiprint ng pang-sample. So, ayan po. Ganyan po yung pinaka-itsura niya kapag na-print na natin siya. So, sa ano, usually nagagawa ko sa isang A4 size is 20 pieces yata ng ganito na label. Ayan. So, ganyan po yung itsura niya. And then, kapag ka na-staple na natin siya at naitupi, so, ganyan po siya. Ayan yung harap. And then, ito yung sulikod niya. Ayan po. Ayan. Thank you for watching. And comment down below po kapag may katanungan po kayo. And willing po ako na masagot po yun at matulungan kayo. At magkaroon pa ng idea. So, yun ulit. Thank you for watching. See you on my next video.